4,000 na fruiting bags araw-araw ang napoproduce dito po sa farm nila, Sir Drew. Grabe ah. Sa mga nagsisimula, kagaya ho namin nung araw, nagsimula ho kami, na ang puhunan ho namin is wala pa hong 1,000 piso. So, namuhunan lang po kayo ng kulang sa 1,000 piso. Tapos, ito na po siya. Ito na po yung naging resulta. Wow! What's up mga kabilyo? Art Sinubago here and welcome to another episode of Avidio Story. What's up mga kabilyo? For today's video, nandito tayo ngayon sa bayan ng Santa Ignacia sa lalawigan po ng Tarlac na kung saan ating bibisitahin ang isang mushroom farm. At the same time, ating kikilalanin ang matagumpay na may-ari dito. Let's go! Ayun, sakto! Hello sir! Morning! Morning! Ayan, ayun! Alright, so dito tayo ngayon no, sa farm ng mushroom at syempre kikilalanin natin yung may-ari dito. Sir, bago ang lahat, pakilala po muna tayo sa ating mga viewers. Ako po si Drew Salvador Carillo ng Barangay Santa Ines Centro, Santa Ignacia, Tarlac. Isang mushroom grower. Yun, mushroom grower, mushroom farmer. Sir, kailan po ba na-establish itong farm po ninyo? Ito pong farm na to is 2 years pa lang siyang na-establish. Okay. But yung pag-mushroom ho namin is nag-start talaga 2016 in different areas. Okay, so 2016 nag-start pero established nung 2020 lang. Parang yes. O 2019? 2019. 2019, so parang bago pandemic pa lang yun, no? Before pandemic. Mm-mm. At lumakas yan nung pandemic time. Wow. So, sir, dito po sa farm po ninyo, no, ano-ano yung mga makikita po natin dito? Ano po yung klaseng mushroom ang inaalagaan nyo po dito? Sa ngayon po, isang klaseng kabuti lang po ang inaalagaan namin dahil yun yung demand. Okay. Yung tinatawag nating white oyster mushroom. Okay. Mm-mm. Bakit naisipan nyo pong oyster mushroom ang i-cultivate nyo po dito? Ito po kasi yung hinahanap karaniwan ng mga processor ngayon dahil sa ginagawa nilang crispy chicharon mushroom. Wow! Yan po yung kaya nag-focus po kami sa oyster mushroom. Dati maraming klase kaming inaalagaan. Mas hinahanap nila ngayon yung oyster mushroom dahil sa lulutuin nila itong chicharon. Matanong lang natin no, para sa kalaman ng ating mga kabideo, ano po ba yung profession ni Sir Drew bago kayo napadpad dito sa pagmamushroom? Dati po kung sa livestock, okay. Livestock technician mm-hmm. ng mga malaking kumpanya, mm-hmm. Nag-engage po kami dito dahil sa na-disaster yung farm namin. Anong na-disaster, sir? Nabagyo po. Nabagyo? Nabagyo, okay. Nawala yung mga alaga naming hayop, yung mga housing nila. So, ito yung naging alternative namin. Mag-aalaga ng mushroom at magtanim ng mga gulay-gulay. Anyway, sir, excited na po kami, no? Excited ng ating mga kabidyo na i-tour nyo po kami dito sa inyong farm at ano po yung mga makikita po natin dito. Yes, sir. Okay. So, sir, nakikita ko talagang literal na mayroon kayong malaking kabuti dito. pinaka parang landmark namin or okay. Pinaka-typical na kon natin para at least may kabuti silang corner, no? Meron po silang pagpipicturean pag dumalaw dito. Ayun. Ito po yung tinatawag nating bulbariella statue. Ito po yung indigenous mushroom natin, yes. Yung kabuting saging. Ah, okay. Oo, kasi nung bata ako, lagi nating nakikitang kabuti is yung nasa saging, nasa dayami. Opo. Tama, no? Ayun, yun pala yun. Yung typical na may parang payong. Opo. Ngayon, ang ginawa ko, dahil oyster yung produkto namin, yung loob nung ceramic na kabuti na yan, linagyan ko siya ng oyster mushroom. Talaga? So yung literal na ano, no? Tignan natin. Linagyan ko yung loob niya. Tignan nga natin. Pakita nyo nga sa amin, sir. Oo nga, no? Literal na may kabuti nga. Ayan, ayun. May mga ano din dito. Sir, anong tawag po dyan? Ito po yung tinatawag naming mushroom fruiting bag. Okay, mushroom fruiting bag. Okay. So, yan. Kaya, okay. Meron po talaga siyang mga bunga. Ito po, medyo napitasan na yung mga yan. Kaya,
So literal, no, ito yung attraction nila dito, parang pinaka-logo nila, no. Pero nilagyan pa rin ni Sir Drew ng mga mushroom. Tara, ma-feel na talagang mushroom sa loob. Realistic. Realistic na. Anyway, sir, gusto rin ng ating mga ka-video na matuto kung paano yung proseso ng paggawa ng mushroom, paano ba yung kinakailangan na temperatura, humidity, at saka yung mga materials na kailangan po natin. So, pwede niyo po ba kaming dalhin sa inyo pong area? Yes, sir. Okay. Dito po tayo. Let's go po. So dito, sir, ilang hektarya po itong ano ninyo, farm po ninyo? Wala po. Almost 1/4 hectares lang po siya. So ibig sabihin, parang hindi kailangan ng malaking area para sa pagsisimula ng mushroom farming. Wala po. Kailangan lang po ng at least kung magpo-full production po sila talaga, yung 1,000 square meter. Napakalaking lugar na po yun. Okay. So itong area po ninyo, 2,400 square meter po. 2,000. So less than ano lang talaga. Wala less than 1/4 hectare. So ito po na makikita po natin dito, typical na may mga ginagamit po dito, no? So kung titingnan natin dito, no, mga ka-video. Sir, ito ba yung tinatawag nating mga sodas? Yes, sir. Sa other term is kusot. Kusot. Kusot, no? Okay. Ito po yung portion po namin na imbakan ng kusot. Mhm. Maulan at maarawan siya, ini-store po namin dito para magkaroon po siya ng pre-composting or yes, yung unang pagbubulok. Okay. After po nito, inaabot po ito ng buwan. Okay. Lahahaluan po namin sila, which is yun yung kwan. Ang pangunahin po naming sangkap is yung dayami, kusot, yes, yung pulot or yung tinatawag nating molasses. Molasses, yes. At apog. Okay. Yan. Sir, ito pong ano, mga kusot ninyo, binibili nyo or binibigay lang or what? Mayroon pong nagbibigay, may nahihingi, may nabibili. So, depende po kung yun pong lugar natin is abundant sa kusot, yes, pwede nyo hong mahingi. Mm-mm. Pero pag maramihan, siyempre, binibili na po yan. Ibenta, no? So, ito sir, ilang buwan nang nakailangan nakatambak dito? Mas matagal po. Mas maganda. Mas maganda na naka-imbak siya. Parang nasa composting stage na siya talaga, no? Decomposition. Mas pumapabor po kasi sa kabute pag bulok siya. Okay. Yeah, pag bulok yung tinatawag nating substrate material. Substrate, yes, naririnig ko 'yan. Okay. So ito po, no. So titingnan natin. So talagang literal, no, na kusot, okay? Ito po yung mga, kumbaga, pag nagtitistis sila sa mga furnitures, no? Gumagawa ng mga lamesa, woodcrafts, yan. Ito po yung mga kusot, mga waste products po nila. So, pwedeng pakinabangan pala ito, no? Akala natin, basura na lang. Pero yung iba naman, ginagawang ano to, yung lutuan. Yes, panggatong. Panggatong. Pero kay Sir Drew po, ay ginagawa po niyang substrate, no, para sa kanyang kabute. So, sir, maliban po dito sa kusot na nakita natin, ano pa yung mga ginagamit nyo pong materials? Dayami po. Gaya po nung nandun. Okay. Yeah. So, yun. Yung naririnig natin kanina. Yeah. Okay. So, yun ang alam kong ano. Literal, nung bata ako, pag umulan, o pag nag-ani, umulan, tapos may nakita tayong ano, dyan tumutubo yung ano. Kabuting saging. Saging. Yung parang may mga head, no? So, ito sir, anong ginagawa nila? Ba't kailangan nilang tabasin? Para mas madali ho yung paghahalo. Mas madali ho siyang makapag at mas madali siyang makompose. Tatantarin po yan. Ihahalo itong kusot. Okay. Lalagyan ho ng molasses at saka apog. Pag inihahalo sa kusot, dry siya o sariwa po pwede. Okay. O kasi hindi naman po siya puro. Pag marami ho tayong dayami, kagaya nito, anihan. Yes. Mas marami po yung porsyento ng dayami na ginagamit namin. Okay. So ito, libre na lang po ito, ano? Halos. Ang upa na lang ng tao na taga-kuha, yun yung costing. Yes. Kaya mas mababa. Yun ang advantage po, no, pag-aalaga po or pag-farm po ng mushroom, dahil itong mga materials na ginagamit po dito, katulad po ng kuso at ng dayami, local lang na makikita natin dito, available dito sa inyo pong area. Sir, gusto ko matanong at syempre ng ating mga ka-video dyan, paano yung, kumbaga, yung percentage ng kusot at ng dayami
para sa paggawa ng fruiting bag? Pag panahon po ng tag-an eh, at marami po tayong dayami, halos 50-50 po yan. Okay, kalakalahati sila. Kalakalahati. Kalahating kusot, kalahating dayami. Opo. Pag medyo taghirap na, paunti na ng paunti yung dayami, paunti ng paunti din yung mixture namin kasi yung kusot, established na marami siya. Mas marami kayong tambak. Opo. Dito, no? So yun kanina, nakatambay lang dyan sa labas. Opo. Na papaarawan, na uulanan, pero dito, shaded na. Ito po, may premix na po yan. Ah, okay. Meron na po siyang mga timpla. Ah, okay. May ano na, may dayami na rin yan. May dayami na po yan. Nabulok na. Mapapansin nyo, wala na po kayo makikitang dayami. Dahil okay, so na guys, tignan natin. Ayan, si ate. Patingin nga ng ano, isang, ayun. Ito. Ito po, binubulok ko namin ng 21 days onward. 21 days, okay. So ito po, no? So ito po yung mixture na ng sawdust at ng dayami. Pero yung iba, sir, halos sawdust lang ang ginagamit. So, ano yung difference ng pure sawdust at ng may mixture na dayami? Wala po. Wala pong pagkakaiba yun. Kaya lang, mas mataas po yung nagiging puhunan ho nila pag purong kusot. Dahil ang okay alternative po nila doon sa dayami is etong darak. Okay. Ayan. Pag wala po tayong dayami, ito po yung ginagamit natin. Ni-mix. Na pang tuyo, pang, sabi nila. Alternative. Ah, okay. Ayan. Ito, pinapakain po ito sa mga bibe, di ba? Mga manok. Bibe, sa native na baboy. Oo, sa livestock, no? Yan so, po yung ihahalo dyan sa ito po, no? Naka-premix na po siya, no? Pero sir, ba't kinukompak, sinisiksik? Opo, para mas mapatagal po yung lifespan niya. Okay. Kasi pag bumunga po yan, gumagaan. Napupunta po yung bigat niya dun sa bunga. Sa mga mushrooms. Opo. Oh, okay. So ito po, yan, may molasses na yan, natimpla. Opo, na yan. Mayroon na pong... May ito, dayami, may kusot na. Apog na siya. May apog. Okay. Nice, no? So imagine. Sir, ilan ang nagagawa nila sa maghapon na ganito? Kailangan? Dahil dito po, per piraso ang bayad po namin sa kanila. Magkano yung ano nila? 1.25 each. 1 peso and 25? 1 peso and 25 centavos per fruiting bag. Ah, oh, okay. So ito po pala, no, malaking factor din pala dito sa inyong lugar dahil nakakatulong kayo sa mga kababayan ninyo na magkaroon din ng trabaho, livelihood. Okay. Pag nagsimula po kami ng bagging, mahigit po silang 30. Halos lahat sila ang gumagawa. Yan po, nagbabagin po sa 30 na yon, ilan ang napoproduce natin na fruiting bags? Halos 4,000 po araw-araw. Araw-araw? Grabe, ang dami. 4,000 na fruiting bags, araw-araw ang napoproduce dito po sa farm nila, Sir Drew. Grabe, ha? Ano yung next na process po natin, sir? Pagkatapos po nito, ito po yung tinatawag naming steaming process o yung lutuan. Dito po niluluto. Okay. Sa mga drum na ito. Okay. Yeah. Para po tayong magluluto ng puto. Ayan. Ito po yung... Ay, niluluto pa. So, lulutuin po ito ng halos 8 oras. 8 oras? Yung mga fruiting bag po na yan, luluto yan ng halos 8 oras. Ano to, pugon po ito? Opo, native po na pugon ito. Oh, okay. Ito po, ang bayan po ng Ignacia kasi is kilala sa paggawa ng native na kalan. Okay. At kalapaso. Yes. So, ito pinakustomize ko po. Okay. So, lahat po ito maandar pag ano talagang... Benting drum po ito. Sa isang drum po, ilan ang laman na fruiting bags? 108 na piraso. Okay. So, ilang oras po ninyo niluluto yun? 8 oras po, mahigit. 8 oras. May tubig po yun? Opo. 5 pulgada po yung tubig niyan. Okay. I-steam po natin yan. Ito, silyado po ito. Yes. Pagsimula ng kumulo, doon po namin ini-start na bilangan ng oras. Okay. Doon pa lang, pag kumulo siya. Okay, so ganda ng proseso, no? So, nagsisimula doon, pag napak na nila yung mga fruiting bags, pinapakuluan daw po nila dito, no? So, after makuluan, sir, ano nyo muna? Papalamigin. Opo, dadalhin po doon sa incubation. Hahanguin po nila yan after 8 hours. Dadalhin po doon sa incubation room o yung tinatawag namin na inoculation room, yung taniman. Ah, okay. Tatamdan ho ng lalagyan po ng binhi ng kabute, kinabukasan.
Ah, okay. Yung magdamag po, yun po yung panahon na pagpapalamig doon sa bagong luto. Okay. So ngayon siguro, sir, pwede ba natin makita yung ano ninyo? Ayun. Somehow, yung production cost medyo minimal lang. Opo. Minimal lang. Ito po yung tinatawag naming inoculation room namin. Dito po namin tinatamnan yung kabute. Yung mga protein bag na bagong luto. Mm-hmm. Tapos, pagkatapos po na lutuin, mm-hmm, isasabit po yan for incubation for almost 35 days. 35 days na incubate po yan. Opo. So far, ano to? Nilalagyan nyo rin po ba ng ano? Ng tubig pa? Ni-sprayan nyo pa? Wala po. Pag incubation stage po, yun po yung panahon na ito ay pagapang yung tinatawag nating amag. Oh, mga fungus. Opo. Wala po tayong tinatawag na anumang aktibidades. Hahayaan lang po natin siya sa mahigit sa buwan. Sa incubation stage po, isa room temperature lang po ang kailangan. Okay, room temperature. Oh, kasi isa sa mga components ng ano, pag-aalaga ng mushroom, pagtatanim ng mushroom is yung temperature, humidity. Ayun, yun yung mga kailangan. Pero dito, sir, temperature lang. Oh, napaka-importanting aspeto po 'yun pagdating sa pag-aalaga ng kabute, lalo na ho sa pagpapabunga, yes, yung mataas na humid at mababang temperatura. So dito po, sir, nasaan kayo noon? Mababa o mataas na temperatura? Room temp lang po is nasa 32. Mm-hmm. Pan po yan. Yan po, gusto na po ng kabuti yan. 32 degrees. Pero pag sa panahon ho ng pagbubunga, kailangan mas mababa sa 32. Oh, para hindi siya maluto. Yan. So after that, sir, saan ang next na proseso po natin? Dito po. Ito po yung tinatawag nating ready to fruit na. Okay, so 35 days nandoon. Ito po, 35 days na po ito eh. Ah, okay. So yeah, sila na po yung ano. Okay, pasok po tayo. Ah, yan. Yeah. Okay. 35 days na po siya. Mm-hmm. Pwede na po siyang ilipat sa tinatawag nating growing house. Mapapansin niyo ho, may mga mangilan-ngilan na siyang namumunga. Ah, okay. Sir, saan ang ano nito? Tawag nun. Ah, hindi niyo po sila binubutasan? Hindi po. Maluwag naman po yung rubber niya, okay, kaya kusa po siyang lumalabas. Ah, hanap siya talaga ng paraan, no? Yung pong opening niya, doon talaga siya lalabas. Kahit na may rubber band dyan, tutulak po niya. Oh, okay. So, ito may mga ano na. So, ang tawag po namin dito is pinheads. Pinheads. Yan, no? Okay, ito yung mga nagsisimulang ano, no? Lumabas at mamunga. Opo. Okay. Then po, hindi nyo na, kumbaga, yung mga yan, hindi na mapigil. Oo, kasi pero marami na. Pero hindi po sila, hindi po maganda yung resulta pag andito sila sa incubation kasi hindi po siya designated para sa growing. Okay. So ito, sir, nasa 35 days na. So, ililipat nila rin ito. Ililipat po namin siya sa tinatawag nating growing house. Growing house, okay. So, tingnan natin yung growing house po nila dito. Ganda po, no? Dito sa farm nila, Sir Drew. So may proseso talaga, no? Nagsisimula doon sa incubation, then hanggang nagkaroon na ng fruiting area. And this time, ito na ata yung ano, no? Ito po yung growing house namin. Okay. Ayan. Ito na yung mas maraming ano. Ito po, pinapabunga na namin talaga dito. Ah, okay. Tsaka pwede nang mamitas. Opo. Ayan. Ito po. Ito, Sir, napitasan nyo na yung mga to. Opo, every morning pinipitasan ho namin ito. Mm-mm. Nasa ito pong one na to is 5,000 fruiting bag. Okay, 5,000 fruiting bags. All in all, sir, yung mga nag-ano po ninyo na mga fruiting bags, ilan po lahat dito? Dito sa farm po ninyo. Pag napuno po lahat ng mga growing house namin, nasa 45,000. Wow, 45,000. So yun, sir, sa tingin po ninyo, ano yun? Maliit pa o malaki na? Malaki po kasi umaabot na po yun halos 1,000,000. Ayun, no? So ano lang, sir, no? Sa isang fruiting bag, sir, ilang days siya mamumunga? Ilang beses siya pipitasan? Typical po ito, pag napitasan ho ninyo, 5 to 7 days, mamumunga uli siya. Sa halos 4 so, na buwan. Kunyari ito, pipitasin ko ngayon. Po, opo. 5 to 7 days, mamumunga siya ulit within 4 months. Yes, yes. Wow, ang ganda pala ng ano, no, mushroom business. So, 4 months mo siyang mapapakinabangan.
So, ang ganda, no? So, this time, sir, gusto ko lang din malaman at ng ating mga kabidyo, though it different sa ano, kumbaga, it varies doon sa lugar. Pero dito, sir, sa area po natin, dito po sa Tarlac, magkano po ang bentahan ng kabute per kilo? Ang wholesale po namin sa mga bumibili ng mga processor natin, yung mga gumagawa ng sitcharon or pinoprocess nila, 180 po per kilo. 180 per kilo. Sa public market naman, ito po ay nabebenta ng 250 to 300 pesos. Ano yan? Farm gate price na po yun? Apo, yung 180 is farm gate price po namin. 180. Okay. So, laki din pala, no? So, imagine kung may 45,000 kang fruiting bags at ilang kilo ang napoproduce nito. Sa ano pala? Sa isang araw, nakakailang kilo kayo? Ito po sa building ho na to is almost 10 to 15 kilos. Daily. 10 to 15 kilos. So, multiply po natin yung 180. So, kayo nang bahalang compute. So, talagang malaki. Sa isang building po yun. Sa isang building pa lang yun. So, talagang malaki ang potential na income sa pag-aalaga po ng kabute. So, malay ninyo, you can start your own sa inyo pong mga area. No? So, ito, ano ninyo dito, sir? Bakal? No? Opo, tubular na tubular. Po ito. Dinesign ko na po talaga ito ng pangmatagalan para at least po ito, dito po kami talaga nag-engage. Yes. Permanente na naming panghanap buhay ito. Yes. Kaya hindi po, pero nagsimula po kami sa mga organic materials lang. Bayog. Kahoy-kahoy lang. Kugon. Anong ano nun? Anong difference nun ngayon na nakabakal po kayo compared dun sa mga organic mas materials? Mas madali po kasi siyang mag-deteriorate pag masira, organic. Masira, no? Ito po kasi pang matagalan talaga. Mm-hmm. Pero sa mga nagsisimula, kagaya ho namin nung araw, nagsimula ho kami, ang puhunan ho namin is wala pa hong 1,000 piso. So, namuhunan lang po kayo ng kulang sa 1,000 piso? Tapos, ito na po siya. Ito na po yung naging resulta. Wow! Yun po yung ano, kagandahan. So, imagine si Sir Drew at ang kanyang pamilya po ay namuhunan lang daw po ng kulang pa sa 1,000. Anong nagastos nyo dun? Anong pinagastos nyo dun sa pong, kulang sa 1,000? Bumili po ako ng binhi at saka yung plastic. Yun lang po yun. Ito, mga protein bags. Mula po kami sa protein bag, mahigit lang pong 100 piraso. 100, okay. Yan. Kasi yung pong iba naman na pinabili ho namin ng binhi dahil wala pa ho kaming ikukulture. Yes. Ngayon po kami na gumagawa ng sarili namin binhi. Yes. Lahat na. At nung araw po nagsimula kami, hindi naman ho binibili. Kukuhanin mo lang dyan sa paligid mo yung yes, yung dayami, yung kusot. Mm-hmm. So, puro po. Yung molasses yeah, na lang siguro yung bibilin mo. O meron din nagbibigay. Yung apog. Yan po ang isang part po ng gobyerno ho natin, yung Department of Agriculture, wow, nagbigay po sila ng mga libreng molasses, apog, molasses, mga plastic. Wow, ganda naman. Sila po yung isang naging kaagapay ho natin, yung Department of Agriculture. Sana tuloy-tuloy po yung ginagawa ng Department of Agriculture na tinutulungan yung mga small and medium enterprises katulad po ninyo. Ba't mo naman naisipan, sir, na mag-alaga ng mushroom? Marami naman pwedeng maging negosyo.